Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Sabi nila ang buhay ay parang isang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Mabilis ang pag-ikot, kaya naman parati nating naririnig, live your life to the fullest. Dahil hindi mo alam kung kailan ka bibiruin ang panahon na ang pinakamahalagang rule ng buhay, kailangan parati kang handa. At yan ang pinakanatutunan ko sa buhay ko. Pakitago na lang po sana ako sa pangalang Roan. Popoy at Bettina, lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lang ako nung namatay ang mama ko, kaya naman si Papa ang tumaguyod sa pag-aaral ko. Pero dahil sa hirap, hindi naging komportable ang buhay naming mag-ama. Naaalala kong pumapasok akong walang laman ng sikmura. Pinagtsatsagaan ang sirang sapatos at bag na pinaglumaan ng mga pinsan ko. Iniipon ko ang mga binibigay na baon sa akin ni Papa para makabili ng pagkain gusto kong kainin. Nakatira lang kami sa isang maliit na bahay at pinagkakasyang kinikita ni Papa sa pagiging elektrisyan. Dahil sa dami ng mga utang namin, parang daig pa namin ang daga sa kahirapan. Pero dun nabuo ang pangarap kong yumaman. Nag-aral ako ng mabuti para makakuha ng scholarship at makapagtapos sa pag-aaral. Popoy at Bettina, sa awa ng Diyos, nagawang guminhawa ang buhay namin ni Papa nang makapagtapos ako ng pag-aaral. At mas lalo kaming umangat nang gumanda ang takbo ng career. Inumpisahan kong magpundar ng bahay para sa aming mag-ama. At doon na nga, sumunod-sunod ang swerte ko sa buhay. Sino pang gusto mong imbitahin, Papa? 60 pa lang to, pang hanggang 100 guest yung kinuha ko. Ba't hindi mo pa idagdag dyan si Tita Lina mo? Yung mga pinsan mo, wala pa sila dyan, di ba? Pa, ba't natin sila iimbitahin? Mangungutang lang naman ang mga yun. Huwag na, hayaan mo sila dyan na magalit at maingit. Anak, huwag ganyan. Mali yan. At isa pa, hindi naman natin kailangan magpa-party. Okay na ako sa mga simpleng handaan. Hindi yung ganyan, meron pang pa-catering. Papa, gusto ko maging memorable ang 60th birthday mo. Gusto ko bongga, yung pangmayaman talaga. And speaking of that, aalis tayo bukas ng maaga. Magpapasuka tayo ng suit na gagamitin mo at mamimili tayo ng sapatos na susuotin mo. Pero dapat makita ko muna kung anong design ang gagamitin mo, ha, para maeterno sa sapatos. Ha? Anak, wag na. May mga pwede naman akong gamitin dyan. Gastos na naman ang nasa isip mo eh. Wag nyo nang isipin yung mga gastos-gastos na yan. Ako nang bahala dyan. Baka nakakalimutan mo pa. Mayaman na tayo ngayon. Actually, pinag-iisipan ko nga kung bibili tayo ng bahay sa may Tagaytay. Townhouse natin, mas fresh ang hangin dun. Good for your health. Ay nako, Rowan. Imbis na bumili ka ng bagong bahay, ipang negosyo mo na lang. Para araw-araw, may papasok na pera sa'yo. Hindi yung puro panggagastosan ang nasa isip mo. Alam ko naman po yun. And don't worry, Papa. Marami tayong pera. At tinutupad ko lang yung pinangako ko sa'yo dati nang mamatay si Mama. Na magtatrabaho ako na magtatrabaho hanggang sa gumaan na ang buhay natin. At kapag nangyari yun, puro pasarap na lang tayo. Kahit na, mas maganda yung nagtitipid ka. Pinapahalagahan mo kung ano yung meron ka ngayon. Dahil ang buhay, anak, parang isang gulong yan. Ngayon, nasa ibabaw ka. Pero pwedeng mamaya o bukas, nasa ilalim ka nalang bigla. Kailangan maging handa ka sa lahat ng bagay. Hindi puro pasarap na lang. Papa naman eh, naninirmo na naman. Aba, responsibilidad ko yan bilang magulang mo. At ikaw na bata ka, ha? Napapansin ko na dumalang ang pagsisimba mo. Hindi ka na sumasama sa akin tuwing Linggo. Kahit nakuha mo na ngayon ang lahat ng pinagdasal mo noon, dapat tuloy ka pa rin sa pakikipag-usap sa Diyos. Hindi yung parang hindi mo na siya kilala dahil maayos ka na ngayon. Kayang-kaya niyang bawiin ang lahat ng meron ka ngayon. Opo. Opo ka ng opo dyan. Imbis na kung saan-saan ka tuwing Linggo, baka naman pwedeng dumaan ka na lang sa simbahan. Ay, naku pa! Ang dami-dami mo namang sermon sa akin ngayong araw. Kumain na lang tayo sa labas. Ba tayo kakain sa labas? May pagkain naman tayo dito. Ayoko ng ulam eh. Tara na ba?
Magbihis ka na. Kakain tayo sa labas. Yung masarap. Tara! Teka, ako na magbubukas. Oh, Ed! Ikaw pala yan. Halika, pasok ka. Salamat, Ronald. Rowan, anak. Nandito ang tito Ed mo. Magandang tanghali, Rowan. Pasensya na sa abala. Ano pong meron, tito? Nung nakaraang linggo kasi, natanggal ako sa trabaho eh. Ha? Bakit daw? Eh, nalulugi na kasi yung kumpanya tapos nagtatanggalan na sila ng mga trabahador. Ang idinahilan eh, matanda na raw ako. Magpahinga na raw. Diyos ko, para naman pwede ako magpahinga sa lagay naming to. Oh, tapos ho? Eh, napag-usapan namin ng Tita Agnes mo na ba't kaya hindi na lang kami magtayo ng negosyo? Kahit maliit na karinderya lang. Ayos yun, Ed. Eh, para may araw-araw na papasok sa inyo na pera. Alam mo, magandang negosyo ang karinderya. Hindi mabilis malugi. Eh, lalo na doon sa lugar nyo. Maraming tao doon eh. Yun nga yung sabi ni Agnes. Eh, ang problema, kulang yung pangpuhunan namin eh. At manghihiram kayo sa akin, tama ho? Oo, sana. Ayoko naman sanang manghiram, kaso alam niyo naman na wala na akong ibang malalapitan eh. Narinig ko na yan eh. Magano ho? 10,000 sana. Ho? 10,000? Eh, ba't ang laki naman ho yata? Eh, may mga babayaran pa kasi kaming iba. Sinobrahan ko na para hindi na ako mangutang ulit. Dito naman. Uutang kayo ulit sa akin ng 10,000. Eh, yung huling inutang nyo sa akin, wala pa nga sa kalahati yung nababayaran nyo. Tapos uutang kayo ulit. Paano nyo babayaran yung 10,000? Gagawa na lang namin ng paraan, Roan. Yung pinsan mo kasing si Benji, nakapasok na sa call center. Eh, pagtutulungan na lang namin. Pasensya ka na. Kailangan na kailangan lang talaga. Eh, narinig ko na yan sa inyo dati. Panay kayo sabi ng pasensya, pasensya. Eh, panay naman ang utang nyo. Tapos hindi pa kayo marunong magbayad sa napag-usapang araw. Roan, tama na yan. Maawa ka sa Tito Ed mo. Kanino pa ba yan lalapit kundi sa'yo? Sige ho. Balik ho kayo bukas. Magbibidraw ko mamaya. Huling utang nyo na sa akin yan, ha? Paghirapan nyo yung pera, hindi yung panay ang utang nyo sa iba. Sige. Babalik na lang ako bukas. Salamat, Roan. Salamat, Ronald. Mauna na ako, ha? Sige. Ingat ka, ha? Yun nga bang sinasabi ko eh. Panay ang utang, mga hindi naman marunong magbayad. Kung magdamot kaya ako sa kanila para magsitanda mga yan. Palibhasa kasi hinayaan nila maghirap sila ng ganyan eh. Kaya yan, walang ibang alam kundi ang umasa sa ibang tao. Mga hindi na umasenso sa buhay. Roan, huwag kang ganyan. Pangit yan. At hindi ko nagustuhan kung paano ka magsalita sa Tito Ed mo, ha? Mas matanda yun sa'yo. Sana punta respeto mo? Pa, paano ko rerespetuhin ng ganong tao? Mga walang alam kundi umutang. Marunong kang tumulong. Ikaw ang mas nakakaangat ngayon, kaya ikaw ang mas magbigay. At isa pa, mga hindi naman ibang tao yan eh. Mga kamag-anak natin ng mga yan. Kahit na pa, pinaghirapan ko tong pera ko tapos silang makikinabang? Hindi pwede yun. Kung gusto nilang tumulad sa akin na umasenso sa buhay, paghirapan nila. Ano ko pa, huling-huli na yan. Hindi na ako magpapautak sa kanila. Mga wala naman silang pakinabang sa atin. Popoy at Bitina, sa dinami ng pinagdaanan kong hirap, hindi ko masisisi ang sarili ko kung magdadamot ako sa iba. Lalo na sa mga taong hindi naman kami natulungan nung naghihirap pa kami. Kaya bakit sila makikinabang ngayong umangat na ang buhay namin, di ba? Hindi na baling masabihan akong madamot o kung ano paman dahil may karapatan akong ipagdamot ang yaman ko. Dahil sa nanggaling ako sa pagiging walang-wala, naging uhaw ako sa mundo ng karangian. Kung gumastos ako, parang walang bukas. Bili ng bili ng mga bagay kahit hindi ko naman kailangan. Sa madaling salita, pera ang naging paraan ko para sumaya. At tumatak sa isip ko na pera talaga ang nagpapaikot sa mundo. Kaya naman dahil doon, Popoy at Bitina, naging mayabang ako. Ang tingin ko sa lahat ng tao, kayang-kaya kong paikutin sa mga kamay ko dahil mapera na ako ngayon. Grabe, girl.
Ang ganda talaga ng bahay mo. Simple pero elegante. Mukhang mamahalin din ang mga gamit. Of course! Lahat ng nakikita mo rito, katas ng paghihirap ko. Ang swerte mo dahil gumanda ang career mo. Ano na nga ulit ang posisyon mo sa company niyo? Communication manager. Kakapromote ko lang last year, kaya tumaas-taas ng sweldo ko. Wow! Congratulations! Good for you! Sa wakas, nadagdagan na rin ang mga successful batchmate ko nung high school. Oo nga pala, ano nung balita sa kanila? Sina Jenny? Ano nang nangyari? Si Jenny? Ayun, dalawa na ang anak. Ha? Dalawa na? Oo. At magkaibang tatay. Oh my gosh, really? Ay, sa bagay, hindi na rin naman ako magtataka kung bakit naging ganyan ang buhay niya. Eh di ba nung high school tayo, halos lahat na yata ng lalaki sa year natin naging boyfriend niya? Nakapagtapos ba siya ng pag-aaral? Hindi rin, kasi yung panganay niya, pinagbuntis niya nung 17 years old lang siya. Inuna muna kasi ang lalaki bago ang pag-aaral. For sure naghihirap siya, tama? Ewan ko, promodizer siya sa isang grocery store. Doon ko siya huling nakakwentuhan. Buntis na siya nun sa bunso niya. Ewan ko na lang ngayon kung anong ginagawa niya. Kasi ang alam ko rin, hindi na siya pinanagutan ng lalaki. Really? Kawawa naman siya. Kung nagtapos lang sana siya sa pag-aaral at hindi puro panlalandi ang ginagawa, edi sana naging katulad niya ako. Talaga? Oo! Ikaw na nga nagsabi, di ba? Asensado na ako sa buhay ngayon. Nabibili ko na ang gusto ko. Alam mo ba, itong dress na suot ko, in-order ko pa to sa ibang bansa. Tapos yung bag collection ko na nakikita mo sa kwarto ko, pinakamura doon? I guess, 15,000? Hindi ko naman tinatanong. Actually, I'm also planning na bumili ng isang condo unit. Pero medyo nag-iisip pa ako kung townhouse ba talaga o condo unit na lang. Ano sa tingin mo? Ewan ko, pero kailangan mo pa ba talagang bumili ng townhouse? Okay naman kayo ng papa mo dito eh. I know. Gusto ko lang bumili. Sana all ganyan. Trip lang bumili ng mga mamahaling bagay. Oo nga pala. Nakausap ko nung isang araw si Benji. Naalala lang ako dahil mangungutang. Ako rin eh, chinat niya. Nanghihiram nga din ang pera kaso hindi ko napahiram kasi tight din yung budget ko. Ang dami-dami ko kayong binabayaran kada buwan. Ako naman, kayang-kaya kong ipahiram sa kanya yung 10K. I mean, wala lang naman sa akin yun. Kaso hindi ko siya pinahiram. Bakit? My gosh, wala kaya siyang trabaho. Para niya ako babayaran, di ba? Ano yun, mangungutang siya ulit para lang mabayaran ako? Tapos kapag sisingilin ko, panay ang dahilan. Kaya yun, sabi ko wala akong pera. Na for sure, hindi siya naniwala. Ang yabang talaga nito. Sa bagay, para rin matuto. Anyway, may plano pala kami ni Nababi na magkaroon tayo ng reunion. Okay, I'm in. Mag-volunteer ako na mag-sponsor. Ha? Seryoso ka? Oo naman. Why not, diba? I mean, for sure, ako ang mas may kayang gumawa noon knowing na ako ang mas nakakaangat sa ating lahat. Tama? Hindi ko sure, pero dahil nag-volunteer ka na rin naman, bakit nga naman hindi? Okay, just let me know how much. Okay lang. Kayang-kaya ko na yun. Okay. Sabi mo yan, ha? Anong ibig sabihin naman ng isi na yan? Ha? Wala. Gusto mo ba talagang i-sponsor ang reunion natin? O gusto mo lang mag-yabang? Ako? Mag-yayabang? Well, hindi ko na kontrolado ang iniisip mo. Basta ako, tutulong. And besides, may kayo naman ako mag-yabang, diba? Sa bagay, may point ka naman. I know. Popoy at Bettina, wala akong ibang ginawa kundi magpasarap sa buhay. Kung ano ang trending na gamit, bibilhin ko agad. Ilang beses akong pinagsasabihan ni Papa na mag-ipon na rin, na huwag masyadong gumastos dahil hindi ko raw alam kung ano ang mangyayari bukas.
Pero sarado ang isip ko ng mga panahon na yun. Ang nakatatak lang sa akin, pwede ko namang katain ulit yung mga ginastos ko eh. Madali ako makakabawi dahil maganda ang takbo ng career ko. And besides, parati kong dinadahilan na may karapatan naman akong magpasarap sa buhay. Dahil pinaghirapan ko naman ang lahat ng ito. Live your life to the fullest, ika nga nila. Ayoko naman na kung kailan ako matanda at mahina na, saka ko lang ma-enjoy ang lahat ng pinaghirapan ko. Ano-anong mga pinamili mo, ate? Ang dami mong binili, ah. Iba na talaga kapag mayaman, no? Loka-loka. Alam mo, Lisa, magtrabaho ko lang na mabuti, mabibili mo rin lahat ng mga nabibili ko ngayon. Dito ko pinaka-excited na bilhin. Bagong cellphone. Wow! Ate, ang ganda naman yan. Magkano yan? Secret. But of course, mamahalin to. Sus, ako? Magsasettle sa mumurahin? No way. Wait. Yan yung bagong labas na cellphone ah. Parati kong nakikita yan sa mga commercials at ads ah. Ang mahal yan ate ah. Sobra. Oh my gosh. Ang yaman-yaman mo talaga. Hala, sana all. Oh well, ganun talaga. Guilty pleasure. Ano namang laman ng isang paper bag na yun? Ah, ito? Kukunin ko lang, for sure magugustuhan mo rin to. Jaran! May signature bag. Ang ganda, no? Ay, iba ka na talaga, ate. Lahat ng gusto mo, nabibili mo na. Feeling ko, gumastos ka ngayon ng almost 100,000. Ang mamahal niya, no? At syempre, magaganda rin. Nako, sa dami ng binili ko ngayong araw, na-max ko na nga yata yung credit card ko. Kaya yung iba dyan, kinash ko na lang. Ay, wait. May binili rin ako for you. Ha? Seryoso? Eto naman ang para sa'yo. Advance gift ko niyan sa birthday mo. Wow! Thank you, ate! Thank you! No problem. Go ahead, open it. Magugustuhan mo yan. Oh my gosh, ate! Ito yung matagal ko nang gustong bilhin na eye palette! Oh my gosh! May lipstick pa! Ate, ang mamahal nito! Well, you're welcome. Thank you, ate. Thank you talaga. Grabe ka. Tamang-tama. May band performance kami sa company. May pang-aura na ako. Ingatan mo yan, ha, mga mahal yan. Hindi ko binili kung saan-saan yan. Oo naman, ate. Iingatan ko to ng bonggang-bongga. Oh, ano yung mga yan? Hi, Papa. Nag-shopping lang po ako. Na naman? Kakabili mo lang ng mga kung ano-ano nung nakarang linggo ah. Magkano na naman nagastos mo ngayon? Pa, ayos lang yan. Hindi ko naman inubos yung pera sa bangko eh. Nag-shopping lang ako kasi nabobore ako dito sa bahay. Ay, hindi porket naiinip ka na dito, lalabas ka na ng bahay tapos gagastos ka na ng gagastos. Bibili na mga bagay na hindi naman kailangan. Alam mo, yung bagong cellphone na hawak mo? Eh di ba, maayos pa naman yung ginagamit mo? Maganda pa rin naman. Oh, itong bag. Kailangan mo ba talaga ng ganito kaganda? At kamahal? Rowan, ang mahal-mahal nito. May attendan po kasi akong reunion. Alam nga naman ang suotin ko ay yung mga nagamit ko na before. Siyempre pa, reunion yun eh. Dapat maganda at mamahalin ang suotin ko. Baka isipin ng mga kabatch ko ay mahirap pa rin tayo. Dapat makita nila sa mga suot ko na mayaman na tayo. Kailangan ba yun? Eh hindi ba pwedeng maging simple ka lang? Pa, kung ano man po mga ginastos ko ngayong araw, mga pinaghirapan ko naman yun. So I have all the rights to enjoy them. Itutuloy ko po yung plano ko magtayo ng restaurant. O di kaya mag-franchise ako. Bahala na kung alin sa dalawang gagawin ko. Uumpisan ko po yun by next month. Pinag-aaralan ko lang yung galawan sa mga ganun. O tignan mo na. May tatayo ka palang negosyo. E di sana tinabi mo na lang. Inilaan mo dyan sa plano mong negosyo. Eh anong gusto mong gawin ko? Ibalik ko tong lahat? Nandiyan na yan eh. Sa dami ng hirap na dinanas ko, hindi pa pwedeng ma-enjoy ko naman yung pera ko? Tito Ronald, magagamit naman lahat yan ni Ate Rowan eh. Tsaka meron ka rin, binilhan ka rin niya ng bagong damit. Hindi ko kailangan ng mga bagong damit. Ang kailangan ko magtipid siya. Dahil hindi habang buhay ganito tayo. Kailangan maging handa tayo sa lahat ng bagay. Pa, ikaw lang naman yung natataranta dyan. Handa naman tayo eh. Hindi ako uuwi dito sa Pilipinas kung alam ko lang nakakapusin din tayo sa bandang huli.
Sobra-sobrang inipon ko. Magkakaroon na tayo ng negosyo. Pinag-iisipan ko pa nga magkaroon tayo ng water station eh. O di kaya kung magpatayo ako ng paupahan. Pa, okay tayo. Hindi mo kailangang kabahan o kahit na ano. May pera na tayo. Kahit na! Makinig ka sa akin, Papa. Siniguro ko na magiging maganda na ang buhay natin. Kung ano man ang ginagawa ko ngayon, lahat ng ginagastos ko, ine-enjoy ko lang yung perang pinaghirapan ko. Ginagawa ko lang yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Hindi naman po masama yun, di ba? Naiintindihan kita. Ang sa akin lang, baka masyado kang mag-enjoy at makalimutan mo lahat ng plano mo. Eh baka mamaya magising ka na lang at magulat na walang-wala ka na pala. Alam mo, mahihirapan ka makabangon ulit. Kung ngayon pa lang, parang wala ka ng pakialam sa mga susunod na araw. At Bitina, as usual, hindi ako nakinig kay Papa. Dahil nakatatak na sa isip kong nasa mga material na bagay ang kasiyahan. Na kapag ka nabibili mo na ang mga gusto mo, napupuntahan mo ang mga hindi mo kayang puntahan dati. Hindi man natin aminin, perang nagpapatakbo sa mundo. Kapag mapera at mayaman ka, mataas ang tingin ng lahat sa'yo. Naging bulag ako sa maraming bagay, Popoy at Bitina. Wala akong ibang nakikita kundi ang mga karangiaang natatamasa ko sa buhay. Wala akong pakialam kung may magsabi man sa akin na mayabang ako, mukhang pera, o kung ano paman. Ang tanging mahalaga sa akin, maganda ang buhay ko ngayon. Nagagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Pasarap. Popoy at Bitina, wala akong ibang pinakinggan at sinunod kundi ang sarili kong kagustuhan. Masaya na ako dahil may maayos akong trabaho, maganda ang buhay at marami akong pera. Pero syempre, dumating din naman ako sa puntong napaisip. Tama si Papa. Kailangan ko rin mag-ipon para sa kinabukasan dahil hindi naman habang buhay malakas ako para kumita ng pera. Nagtayo ako ng sarili kong restaurant. Lahat ng naipon kong pera, dun ko binuhos. Dahil iniisip ko, babalik din naman lahat ng mga ginastos ko eh. Sa una, naaayon ang lahat ng mga plano ko. Maganda ang naging simula ng negosyo ko. Kaya naman nag-resign ako sa trabaho para makapag-focus ako ng mabuti sa restaurant. Nung una, tutol si Papa sa gagawin ko. Mas maganda raw kasi kung dalawa ang magiging source of income ko. Total naman daw, nandiyan naman siya para sa negosyo ko. Pero umayaw ako, Popoy at Bitina. Sabi ko, ito ang mas magpapayaman sa amin. Nandito na ako sa punto ng buhay ko na hindi ko na kailangang araw-araw pumasok sa opisina. Wala na akong boss na dapat sundin dahil ako na mismo ang boss. Hanggang sa dumating ang taong 2020, naapektuhan ang lahat dahil sa COVID-19 pandemic. Popoy at Bitina, dahil sa mga sunod-sunod na lockdown, naapektuhan ang negosyo. Naging matumal ang perang pumapasok sa akin. At mas lalong naging mahirap ang lahat nang matamaan si Papa ng COVID-19. Ang laki na gagastusin namin ngayong buwan ha. Ang daming bayarin. Ate, may dumating na billing. Ano na namang billing yan? Yung sa credit card mo yata to eh. Ito oh. Oo nga pala. Babayaran ko pa yan. Panibago bayarin. Kailangan natin magbukas ng mga babayaran ngayon. Ipapakot ko na tong credit card ko. Tapos, ano pa ba? Sa kuryente, paano natin mapapababa? Siguro wag mo munang gamitin yung ref mo sa kwarto mo. May ref naman tayo dito sa baba eh. Tapos bawas-bawasan din natin yung mga paggamit ng mga aircon. Tama-tama. Pinag-iisipan ko na nga rin na pauwiin muna si Marian tapos si Ruby na lang ang magstay dito.
Kailangan nating mabawasan ang mga gastusin sa bahay. Kawawa naman si Mary Ann, ate. Siyempre, pandemic ngayon. Kailangan din niya ng sweldo. Tsaka, hindi rin naman siya makakauwi ng probinsya nila eh. Walang biyahe. Yan ang nga rin ang iniisip ko eh. Kaso wala akong choice. Ang laki ng lumalabas na pera tapos wala namang halos pumapasok na pera sa akin. Hindi pa natin mabuksan yung restaurant. Iniisip ko nga na baka kailangan ko nang ipasara yun eh. Hala ate, sayang naman kung ganun. Ang laki rin ang nilabas mong pera para lang mapatayo yung restaurant na yun. Wala eh, tingnan mo. Hindi naman kumikita ang resto pero syempre, may mga dapat akong bayaran na trabahador. Syempre kailangan ko rin magbigay ng financial assistance sa kanila. E di ipasara ko na lang, di ba? Sa bagay. E paano na yan ate? Paano may papasok na pera? Ewan ko. Gusto ko nga sana mag-apply ng trabaho eh. Kaso di ba nga dahil sa pandemic ang daming nalulugi na kumpanya. Daming tinatanggal. Alam mo ate, pwede pa naman tayong magnegosyo. Sa online, pwede yun. Marunong ka namang magluto. E di magbenta tayo ng mga pagkain, mga specialty mo. Sa tingin mo, kaya natin yun? Oo naman. Medyo mahirap nga lang pero kakayanin naman yun. Mas naging uso nga yung mga online selling ngayong pandemic eh. Pero kung ako sa'yo ate, hanggat kaya pang isalba yung restaurant, isalba natin. Sayang naman kasi eh. Oo nga eh. Tsaka naaawa rin ako sa mga empleyado ko. Ay, bahala na. Baka ngayon lang mahirap pero makakabawi rin naman sa bandang huli. Kailangan ko lang talagang mas bag-budget ngayon. Lalo na't nasa ospital pa rin si Papa hanggang ngayon. Isa pa yun sa mga iniisip ko eh. Sobra na ako nag-aalala sa kanya. Ay, cellphone ko yung nagri-ring. Sagutin ko lang ha. Sige, sige. Ay, ang hirap naman ito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi. Kaya ko to. Matatapos din itong problema. Saan nga pala yung phone ko? Ay, sus, lobat na pala to. Dapat ko na itong i-charge baka tumawag sa akin yung ospital. Nasaan naman yung charger ko? Dito ko lang yung nilapag eh. Ay, naku naman. Ah, eto. Nandito lang pala sa... Ate! Ate! Ano yun? Bakit naman tarantang-taranta ka? Nasaan ba yung cellphone mo? Kanina pa tumatawag sa'yo yung ospital. Eh, hindi ko napansin na lobat na pala to. Ano ba nangyari? Anong sabi? Ate. Ate si Tito. Bakit? Ano nangyari kay Papa? Lisa, sumagot ka! Ano nangyari kay Papa? Anong sinabi ng ospital sa'yo? Ate. Wala na daw si Tito. Hindi magandang biro yan, Lisa. Magsabi ka ng totoo, anong nangyari? Nagsasabi ko ng totoo, ate. Pagkatapos bawian ng buhay si Tito, tumawag agad sila sa'yo. Kaso hindi kanila makontak. Kaya ako na lang yung tinawagan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako iiwan ni Papa. Nag-usap kami. Ang sabi niya sa akin, magpapagaling siya. Lisa, nangako siya sa akin na magpapagaling siya. At kapag nangako si Papa, tinutupad niya yon. Kaya imposible ang sinasabi mo sa akin. Ate. Hindi ako maniniwala hanggang hindi yung doktor ang nagsasabi sa akin na wala na nga si Papa. Dahil imposible. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ako iiwan ni Papa. Hindi. Hindi niya ako iiwan. Panakas na tao yun eh. Hindi yan sumusuko. Pero ate... Hindi!
Ilang beses ko bang sasabihin na imposible nga yung sinasabi mo? Hindi ako iiwan ni Papa. Tatawag ako ulit sa ospital at kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka sa akin, na pinaglalaruan mo lang ako, humanda ka sa akin! Ate, hindi ako nagsisinungaling. Ba't ko naman gagawin yun? Hindi pa rin ako naniniwala. Alam ko na kapag tumawag ako sa ospital, sasabihin nila okay lang si Papa. Napapagaling na siya. Kaya huwag mo ako niloloko. Hindi ako iiwan ni Papa. As I looked in my father's eyes, sat by his bed and held his hand, and I said my last goodbyes, he just held on for as long as he can, and I heard him say, reach one more for Jesus before I close my eyes. I must reach one more for Jesus. I won't let another day go by. That's what I'm living for, to reach one more. Popoy at Bitina, dahil namatay si Papa sa COVID-19, hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya sa personal. Isang abo na lang siya nang makita ko ulit. Para akong binagsakan ng langit at lupa ng mga oras na yun. Biglang hindi ko na alam ang gagawin ko. Naging malabo na ang lahat sa akin. Para akong batang naligaw at hindi alam kung saan pupunta. Buong buhay ko, nandyan si Papa para gabayan ako. At siya rin naman ang dahilan kung bakit nagsipag ako sa buhay. Para mabigyan ko siya ng magandang buhay na hindi pa niya nararanasan. Pero isa sa mga pinanghihinayangan ko ay hindi ko man lang naiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Masyado akong naging kampante na parati siyang nandyan. Kaya hindi man lang ako nakabawi. Popoy at Bitina, pagkatapos mamatay ni Papa, sumunod-sunod pa ang mga kamalasang naranasan ko. Naubos ang savings ko at nalugi na rin ang negosyo ko. At sa isang iglap, biglang bumaliktad ang mundo ko. Sana naman, Tito, sumagot ka na. Nakakailang tawag na ako sa'yo ngayong araw na to. Please, sagutin mo naman ang tawag ko. Hello, Roan. Sa wakas naman, Tito, nasagot mo na ang tawag ko. Kanina pa ako tumatawag sa'yo eh. Pasensya ka na, Roan, ha? Marami lang kasing ginagawa dito sa bahay kaya hindi ako nakasagot. Bakit ka nga pala napatawag? Eh, Tito, ipa-follow up po lang sana yung inutang nyo sa akin, 10,000. Buhay pa po si Papa nung hiniram nyo sa akin yun. Baka naman po meron na po kayong pambayad. Oo, tama. Alam mo, tatawagan sana kita tungkol dyan eh. Dapat kasi magbabayad na kami nung isang araw. Kaso, may biglang nasira dito sa bahay eh. Tapos kinailangan magpa-check up ng tita mo dahil ang taas ng lagnat. Kinabahan nga kami na baka COVID na eh. Buti na lang, hindi. May UTI lang pala. Kaya pinagamot na agad namin. Ayun, nagalaw yung 10,000. Ganun ho ba? Eh, Tito, kailangan ko ho kasi ngayon ng pera para dito sana sa bahay. Alam niyo naman hong kakasara ko lang ng restaurant ko. Tapos wala pa po akong makuhang trabaho. Yung 10,000 po sana yung gagawin kong pampuhunan sa gagawin kong online business. Naku, iha, pasensya ka na, wala kaming pera ngayon. Hindi niyo ho ba pwedeng magawa ng paraan na makabayad? Matagal na ho yung Tito eh. Kailangan ko na ng pera. Ang kulit mo naman eh. Wala nga kasi akong ibabayad ngayon. Wala akong trabaho, saan ako kukuha ng perang pambayad sa'yo? Eh si Michael oh! Di ba kakapromote niya lang sa trabaho niya? Panay ang post niyo sa Facebook ng mga pagkain tapos pambayad sa utang, wala ho kayo? Unahin niyo muna ho kaya yung magbayad ng utang, no? Kaysa bumili ng mga kung ano-ano. Mabastos kang bata ka! Hindi ho ako bastos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kailangan ko ho ng pera ngayon.
At sinisingil ko kayo kasi may utang kayo sa akin. Anong kabastusan doon? Talaga ba? Wala kang pera? Di ba pinagyayabang mo nga sa amin yung kayamanan mo? Sinabi mo pa nga na kahit kailan, hindi ka lalapit sa amin kasi baka mahawa ka sa kamalasan namin, di ba? O yun, asan na yung pinagpamalaki mo? Lumalapit ako sa inyo dahil may utang kayo sa akin. Yun lang yun. Aminin mo na, Rohan. Naghihirap ka na. Wala ka ng pera. Wala na rin yung mga pinagyayabang mo sa aming lahat. Ano? San ka dinala ng kayabangan mo? Wala. Magagaya ka rin sa amin na naghihirap. Alam nyo, mas maganda kung magbabayad na lang kayo ng utang sa akin. Hindi yung kayo na nga yung may utang, kayo pang mas matapang. Magbayad muna kayo kung ayaw nyong ipaparanggay ko kayo. Buwisit! Sila na nga itong may atraso, sila pa yung kung ano-anong sinasabi. Mga buwisit talaga! Anong nangyayari sa'yo, ate? Sino ba yung kausap mo? Si Tito Ed. Yung walang kwenta nating tito na ang kapal na mukhang manghiram, hindi naman pala marunong magbayad. May 10,000 pa yun na utang sa akin. Tapos ngayong naniningil ako kung ano-anong sinasabi. Hindi ko sila titigilan hanggat hindi sila nagbabayad. Kailangan ko yung pera. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng income ko. Ubus na yung savings ko. Ay, nakakainis. Huwag kang mag-alala, ate. Nandito pa ako na tumutulong sa'yo. Kaya natin yan. Nahihiya na ako sa'yo, Lisa eh. Yung sweldo mo na dapat sa'yo lang, nabibigay mo pa dito sa bahay. Ano ka ba naman? Sino pa bang magtutulungan kundi tayo lang ding dalawa? Saka dito na ako nakatira kaya dapat lang na magbigay ako ng share ko. Sobrang hirap na nang nararanasan ko ngayon. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko eh. Kaya naisip ko, ibibenta ko na lang itong bahay. Tapos, lipat na lang tayo sa mas maliit. Baka pwede na yun. Ate Roan, kung buhay pa si Tito, tututol siya dyan sa plano mo. Pinaghirapan mo itong bahay. Kumbaga, ito na nga lang yung investment mo eh. Tapos, ibibenta mo lang? Wala eh. Kailangan ko ng pera, Lisa. Buti sana ko madali maghanap ng trabaho ngayon. Pero hindi. Naging triple yung hirap dahil lahat apektado sa nangyari. Huwag kang mag-alala. Masusolusyonan din natin to. Kalma ka lang. Hingang malalim. Relax. Alam ko na. Ibibenta ko yung sasakyan. Tapos yung makukuha ko doon, gagawin kong pampuhunan sa online business. Tamang-tama, may pwedeng tumulong sa atin. Ano? Game ka pa ba? Oo naman. Sus ako pa. Alam mo naman mukha rin akong pera. Baliw ka talaga. Huwag kang mag-alala. Magiging masaya tayo ulit. Makakabangon din tayo. Basta smile ka lang. Kakayanin natin. Think positive lang ate. Idaan natin lahat sa dasal. Popoy at Bitina, aaminin ko na simula nang mangyaring lahat ng ito, nagalit ako sa Diyos. Araw-araw umiiyak ako sa galit sa Kanya. Parati ako nagtatanong, bakit? Bakit ako? Bakit si Papa?
bakit kailangan niyang bawiin ang lahat ng meron ako. Alam ko naman na deserved ko lahat ng karagian sa mundo dahil sa hirap ng mga pinagdaanan ko. Pero bakit biglang nawala? Bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Pero alam ko naman na kahit ilang beses pa akong magtanong ng magtanong sa Diyos, wala akong maririnig na sagot. Dahil ang totoo, alam ko ang sagot sa mga bakit ko. Nagbago ako. Naging mapagmataas at mas naging importante sa akin ang yaman. Akala ko noon, pag may pera ka, okay ka na. Pero Popoy at Bettina, hindi pala ganun yun. At ang masakit, may sariling paraan ng Diyos para iparealize sa'yo na may mga mali kang nagawa sa buhay. Napilitan akong isara ang restaurant dahil wala na rin naman akong halos kinikita. Gumawa ako ng paraan para makahanap ng mapagkikitaan ng pera. Dito pumasok kapag online selling ko, kung ano-ano ang mga binibenta ko, damit, bags at pagkain, para lang mahabol ang lahat ng mga ginastos ko. Mahirap sa una pero wala naman akong choice kundi tiisin ang pagbabago ng buhay ko. Ay, sa wakas, nakauwi na rin. Ah, grabe, ang init sa labas. Oh, ate, nakauwi ka na pala. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap pa. Ang aga mong umalis. Ah, umattend ako ng misa dyan sa may simbahan natin. Oh, ba't naman ganyan ang reaksyon mo? Hindi ba ako pwedeng magsimba? Bawal ba ako doon? Hindi naman. Grabe naman to. medyo nagulat lang ako. Ha? Huh? Bakit? Anong kagulat-gulat sa sinabi ko? Eh kasi dati, sapilitan ka pa kung magsimba. Ang dami mong dahilan kapag aayain ka namin ni Tito. Tapos kapag kasama ka, tinutulugan mo naman yung buong misa. Parati kang walang ganang magsimba. Nag-aalala nga si Tito sa'yo dati. Bakit? Eh kasi baka raw tuluyan mo nang makalimutan na lumapit sa Diyos kahit nakuha mo na lahat ng gusto mo sa buhay. Natatakot din siya na baka dumating yung panahon na talagang nalayo na yung loob mo. At bilang isang magulang daw, pakiramdam niya, pagkakamali niya yun. Ay, si Papa talaga. Pati kasalanan ko, ginawa niyang kasalanan din niya. Eh alam mo naman si Tito, mahal na mahal ka nun eh. Kaya for sure, natutuwa yun sa ginagawa mo ngayon. Na ayan, sa wakas natuto ka na rin magsimba. Pero sana naman next time, isama mo naman ako. Nagso-solo flight ka eh. Sorry. Eh, gusto ko lang kasi sana mapag-isa. Actually, doon ako mismo sa may chapel talaga nagdasal. Mas ramdam ko doon yung katahimikan na kailangan ko. Ah, oo. Mas masarap magdasal doon. Pwede kang umiyak. Oo nga eh. Pwedeng-pwede. Hindi nakakahiya. Umiyak ka ba kanina? Ganun pala yun, no? Kapag galing talaga sa puso mo, tapos ang tahimik ng lugar, yung parang tibok lang ng puso mo yung naririnig mo. Tapos magdadasal ka, ibubuhos mo lahat ng nararamdaman mo. Ayun, maiiyak ka na lang. Ah, ganun talaga yun ate. Yun ang tinatawag nating mataimtim na pagdadasal. Pero ano, nakatulong, di ba? Sobra. Habang nagdadasal nga ako, para ako nagsusumbong sa isang tatay. Lahat ng nararamdaman ko, sinabi ko. Lahat ng dasal ko, sinabi ko rin. Wala akong iniwan. Tapos, pinagdasal ko rin na sana, paglabas ko sa simbahan, gumaan yung puso ko. Tapos, alam mo, nangyari nga. Para ako naglalakad sa ulap sa gaan ng pakiramdam ko. Yan. Yan yung gustong iparana sa'yo ni Tito dati. Kaya nga eh. Pero ayos lang. At least, alam ko na ngayon. Sino naman kaya itong tumatawag sa akin? Ay, hindi ko na ito sasagutin. Bakit? Sino ba yung tumatawag? Si Mariel. Mangiinis lang yun. Nakita niya kasi yung pa-FB live ko sa pagbebenta ng mga hindi ko naman ginagamit na damit, bags at sapatos. Tapos ayun, pasimpleng lait. Ano sabi? Wala naman. Sinabi lang naman niya na tama raw siya ng hinala. Nakakarmahin daw ako sa mga kayabangan ko.
Sinabi niya yun? Ang kapal ng mukha, ha? Parang hindi siya nakinabang sa'yo. Di ba ikaw pa nga yung nag-sponsor ng reunion ninyo? Ang kapal! Hayaan mo na. Kahit nakakainis, totoo naman ang mga sinabi niya. Nakinarama ako sa kayabangan ko dati. Pero hindi ko na lang pinansin. Masa-stress lang ako. Tama. Positive thinking lang dapat ang meron tayo ngayon. Tsaka ano naman pa kanya kung anong mangyari sa'yo? Tama lang yan, ate. Huwag mo na nga lang pansinin. Eh, ganun naman talagang ginagawa ko. Basta ako, tinatama ko mga pagkakamali ko noon. Babawi ako ngayon, Lisa. Ipapakita ko sa lahat na kaya kong bumangon mula sa pagkakadapa. Correct! Tama, ate. Ay, oo nga pala. Dumating na yung mga orders. Good, good. Tara na't magtrabaho na ulit para may pangkain na tayo ngayong buwan. I used to feel the emptiness inside me. I was not supposed to feel that way. I had everything I needed, but nothing ever made me what I longed to be. The wealth, the name, the lights, the fame were everything to me. And then one night, out of the blue, I heard his name, Jesus. And so I took that step of faith and walked into his domain. I believe that's what he wants every heart to do. When hard may seem, the task one step is all he asks of you. Letting go to know the truth is not so hard to do. It's the heart that's got the will to open up for him to fill. And trusting and believing him is all we've got to do. It's just the heart that's got to move for him to show his love that's been there. Even when we never cared, take hold of his hand. Let go and you'll understand. Why be afraid for God knows what? If he sees the heart's not willing. And so we ask what's going on. We want what's right and still do wrong. When hard may seem, the task one step is all he asks of you. Letting go to know the truth is not so hard to do. It's the heart that's got the will to open up for him to fill. And trusting and believing him is all we've got to do. It's just the heart that's got to move for him to show his love that's been there. Even when we never cared, take hold of his hand. Just the heart that's got to move for him to
Just let go and you'll understand. Popoy at Bitina, hanggang ngayon sinusubukan ko pa rin makabangon ng paunti-unti. Binago ko ang tingin ko sa buhay, binago ko ang paraan para maging masaya at kontento ako. Masakit lang dahil kinailangan ko pang maranasan ang lahat ng ito para ma-realize sa mga pagkakamali ko. Natuto ako magpakumbaba at mas lalong lumapit pa ako sa Diyos. Sa totoo lang, nahihiya ako kay Lord. Dahil lumapanong nasa ibabaw ako, nakalimutan ko siya. At nang mapunta ako bigla sa ilalim, saka ko lang siya naaalala. Pero kahit ganun, tinulungan niya pa rin ako sa sarili niyang paraan at panahon. Popoy at Bitina, may mga pangyayari sa buhay natin na madalas hindi natin naiintindihan. May mga nakasanayan tayo na akala natin okay lang, pero marirealize lang nating mali pala kapag may nangyari ng hindi maganda. Kapag nawala na ang lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Kapag napansin nating nawala ang mga bagay o taong hindi natin pinahalagahan. Sana marami kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko. Sa mga katulad kong naapektuhan ng pandemic, panalangin ko na sana'y makabango na tayo. At higit sa lahat, kahit mahirap, kahit nakakawalang pag-asa, huwag na huwag tayong bibitaw sa Diyos. Huwag nating iisipin na nakalimutan niya na tayo. Dahil siya lang ang namumukod tanging makakatulong sa atin. Ang kailangan lang ay kumapit tayo sa Kanya. Popoy at Bitina, maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa lahat ang kwento kong ito. Sana ay mas pagpalain pa kayo ng Panginoon. More blessings and more power sa MOR. Nadapa pero patuloy na bumabangon, Roan. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Pasarap. Well, maraming salamat kay Roan at sa kanyang napakagandang kwento na i-share sa atin ngayong araw na to. Nire-remind lang tayo, no, na parang sa mundo, makakaranas talaga tayo ng isang bagay na pupukaw sa atin eh. Na, uy, hindi ikaw ang may control sa buhay natin. Meron tayong Lord, oh. Siya lang talaga may karapatan na itigil lahat ng mga plano mo dyan, kung ano man yung mga binabalak mo dyan, ba? Diba? Kasi, we often think that we are in control of our lives kapag ka dinaan natin sa hard work, right attitude, nagsumikap tayo ng bonggang-bongga. Tingin natin, na-master na natin our own destiny, di ba? Parang okay na tayo, kontrolado ko na itong buhay ko, wala nang makakapigil sa atin, pero hindi pala. Sa na-experience ni Roan at sa na-experience nating lahat nung pumasok yung pandemic, sa isang igla pwedeng bawiin ni Lord. Pwedeng ihinto lahat ng plano, bumagsak yung mga negosyo na na-stop at na put on hold yung mga plans natin na isang libro talaga, di ba? Sinulat-sulat natin sa isang taon, nakaplano ng lahat. Wala. Erase lahat, burado lahat ng yan kapag ka tinigil ni Lord. So magandang nare-remind tayo ulit ng mga ganitong bagay na huwag natin kakalimutan kapag ka nasisimula na natin na i-enjoy yung wealth na binigay sa atin ni Lord, pasalamat tayo sa Kanya. Diba? Do not be proud kasi siya ang may bigay niyan. Siya din may karapatan na itigil at kunin niyan sa iyo. Beshi wap. Okay? Huwag tayo magmamataas. Kailangan maging humble tayo always. Binigay niya yung blessing na yan sa iyo para maitawid sa ibang tao. So, kailangan itawid natin. Makatulong man lang tayo sa iba, matouch man lang natin yung buhay ng ibang tao, okay na sa kanya yon, kapamilyang kamorgada. So, always, kailangan bitbitin natin tong attitude of gratitude para masaya naman si Lord, diba? Na, ay, na-appreciate niya yung binigay ko sa kanya. Ay, ina-acknowledge niya na meron siyang Lord na talagang source ng kung ano man yung meron siya ngayon, diba? So, kailangan nating pasalamatan yan. And, always remember, since na-experience naman ang lahat, itong crisis na ito, kapamilyang kamorgada, na hindi na kailangan pang antayin na may mangyaring hindi maganda sa atin bago tayo mag-prepare. Diba? Huwag na natin antayin na tamaan ulit tayo ng crisis o pandemic or lumuhod pa tayo ulit, mapaluod tayo ng kung ano-ano man dyan bago tayo mag-prepare.
ipon talaga kasi hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Kung meron tayo, kung masagana tayo ngayon, magtira ka, mag-ipon ka. Hindi ibig sabihin na pag may pera ka, gastos ka na ng gastos kapaminang kamorgada. Okay? Yan lang naman ang masasabi ng ate mong girl, ate mong maganda. Mga kapamilya, isang napakagandang kwento ano ang ating napakinggan dito sa kwentong ibinahagi nga sa atin ng ating letter sender na si Roan. Ayan, kaya naman po ang hinihiling ko sa marami sa mga nakikinig sa atin ngayon ano ay sana, 'di ba? Sana ay wag na nating hintayin pa na humantong sa ating pagkakaluhod o sa ating pagkakarapa, 'di ba? Ang pagkilala, 'di ba, na ang mga blessings na dumarating sa ating buhay ay sadyang mga hiram lamang, 'di ba, ipinahiram lamang sa atin ng mas mataas sa atin ng ating Panginoon, 'di ba? Kahit ano paman ang ating pananampalataya, 'di ba, kahit ano paman ang ating denominasyon na kinaaniban, eh iisa naman ang itinuturo ng ating mga church leaders, 'di ba? Ayan, pero ang mas mahalaga syempre ay yung pagiging mapagpakumbaba natin. Actually, hindi lamang naman sa simbahan po natin narinig yan, kundi sa ating mga magulang din mismo, 'di ba? At minsan sa sarili mo, hindi mo na kailangan na ikaw ay paalalahanan pa ng ibang tao na magpakumbaba, dahil unang-una napakasarap po ng simpleng pamumuhay lamang. Kahit pa ikaw ay talagang inuulan ng napakaraming pera, kahit ikaw ay biniyayaan ng napakaganda at napakalaking negosyo, kahit ikaw ay nasa mataas na posisyon sa gobyerno, 'di ba? Hindi po lisensya 'yan. Ang lahat ng yan para tayo ay maging mga palalo o yung mga matataas ang tingin sa ating sarili. After all, iisa ang paraan ng ating pagkakasilang dito sa mundong ibabaw. Pantay-pantay tayo, lahat tayo ay nakahubad. At isa lamang din po ang paraan kapag tayo naman ay aalis na sa mundong ito. Diba? Wala rin po tayong mabibit-bit na kahit ano pa. Kahit ni singkong duling, ika nga. Kahit nakapiraso, gaalikabok na ginto, hindi naman din natin madadala sa langit. Kung sa langit man ang punta natin, 'di ba? Yun po. Kaya wala tayong walang karapatan ng sino man para magmalaki o mangmata ng ibang tao. Kaya naman manatili po tayong mababa ang loob kahit pa nga mataas na ang ating mga narating sa buhay, 'di ba? Nang tayo ay totoong maging masaya, 'di ba? Kapiling ang ating pamilya, kapiling ang ating mga kaibigan at iba pang mga kakilala. Kaya naman mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong Biyernes Santong ito. At sana nga po ay nakatulong kami kahit papaano ang pagsama ninyo sa amin sa pagmumuni-muni, sa pagninilay-nilay at sa pag-aayunan ninyo sa isang buong linggong ito ng Semana Santa. Ako po si DJ P, DJ Popoy. Nagpapaalala, stay safe, stay healthy, and stay happy. Dear M.O.R., ang mga kwento ng puso mo.